Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay bumabati sa inyo ng mapagpalang umaga at nananalangin na nawa po kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kami po ang mag-asawa ay patuloy na nananalangin sa iglesia at sa miyembro ng Jesus the Great I Am. At patuloy na umaasa na magkakaroon po tayo muli ng fellowship na ating at laging itinataas sa ating Panginoon. Pero sa ngayon, tayo po ay mag-aral ng kanyang salita at samahan niyo po ako na pagbulay-bulayan natin at mag-aralin, matutunan natin yung nais ng Diyos sa ating buhay. Nung nakaraan po, tayo ay nag-aral patungkol doon sa Psalms chapter 23, kung naalala niyo. So, yung mga mensahe po na yan ay tuloy-tuloy doon sa libro ng awit. Katulad nga po ng sinabi ko, yung libro ng awit ay hindi madaling akong mag-aaralin eh. Pero, napaka mabunga ng mensahe ng Panginoon sa awit. Kaya po dito, tayo po ay magpapatuloy na kilalanin ang Panginoon doon sa kanyang mga sinulat. Ito pong awit ay sinulat po ni David, majority ng writings at may iba't ibang uri ng tema doon sa kanyang pagkakasulat. So noong nakaraan po, kung naalala nyo, tayo ay nag-aral patungkol sa kapangyarihan ng Diyos at saka sa kanyang provision. Ngayon naman po, meron tayong panibagong putahe, kumbaga, na ating pag-aaralan. Na-excite po ako dito dahil napakaganda ng nung mga verses na to. Maikli lang din siya katulad ng ibang mga na-discuss natin at napag-usapan natin. Pero punong-puno siya ng mensahe na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. So, tayo po ay magbukas ng ating Biblia kung meron po tayong Bible. Buksan po natin ang ating Biblia sa Awit chapter 24. Ito po ay hanggang verse 1 hanggang verse 10. So, maikli lang po siya. Tapos, hatiin po natin kung ano yung mga message ng ating Panginoon doon sa mga verses niya. So, kung nandiyan na po kayo, babasahin ko na po. Mag-start po ako sa may verse 1. Ang sabi, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito, sapagkat tinatag niya sa ibabaw ng mga dagat at itinayo sa ibabaw ng mga baha. Verse 3, sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso, na hindi nagmamataas ang kaniyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabulaanan. Siya'y tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ng katuwiran sa Diyos ng kaniyang kaligtasan. Ito ang lahi ng mga nagsisihanap sa kaniya, na nagsisihanap ng iyong muka sa makatuwid bagay, Jacob o Jacob. Sa 7 po, itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga pintuang bayan. At kayo ay mga taas, kayong mga walang hanggang pintuan at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok. Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoong malakas at makapangyarihan. Ang Panginoong makapangyarihan sa pagbabaka. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga pintuang bayan. Oo, magsitaas kayo, kayong mga walang hanggang pintuan at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok. Sa last verse, sino itong hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon ng mga hukbo. Siya ang hari ng kaluwalhatian. Sela. So, ayan. Yan po yung mensahe ng Panginoon sa atin galing sa kanyang salita. Makita po natin, napaka-iksi lang nung verse na to. Pero isa to sa mga pinaka-paboritong chapter ng Book of Psalms dahil ang daming chapter ng Psalms eh. Kaya napakahalaga po nitong pag-aralan sa atin Bilang observation at in relation diyan sa pagkakasulat ng chapter 24, nirelate po nila ito sa karamihan sa ibang mga commentary at sa mga pag-aaral, nirelate po nila ito doon sa pagka-transfer nung Ark of the Covenant, yung karanasan nila David nung gusto nilang ipasok yung Ark of the Covenant doon sa Jerusalem. Yun sinasabi nila. So, kaya mapapansin natin nandiyan sa mga verses na patungkol sa pagpasok sa yung kaluwalhatian ng Diyos, no?
So, pero dito sa ating mensahe, hihimayin po natin siya doon sa kung anong message niya doon sa mga parts na madadaan natin. So, yung mga character, yung setting, yung kung bakit na isulat, at kung ano yung mensahe para sa atin. Itong verses na to, ay medyo parang ano din eh, prophetic siya kumbaga. Dahil dito, makikita natin na si David ay nagsusulat sa kanyang pananaw, pero lagpas doon sa kanyang ano experience. So makikita natin diyan merong ano about doon sa kanilang ano sa magiging salvation. So ayan po 'yan. At ito din po ay isang uri din ng ano invitation sa atin kasi pag makikita natin doon sa mga sa nakaraang ang verse na nabasa natin sa 6 7 8 9 and 10, ano po 'yan, magkakamukha eh. So parang chorus siya eh, chorus. So parang ano talaga siya kanta. At binibigyan siya ng mataas na ano na expression. Kaya siya ano inuulit. So invitation siya sa worship. So parang ano siya, call to worship. Mababasa din natin tong verse na to lalo sa English. Makita natin 'yan sa ibang mga songs eh, yung ginagamit nila na lyrics eto eh. So ayan. At makikita din natin kung gaano katalino si David pagdating sa pagsusulat. Syempre, with the inspiration of the Holy Spirit, malalaman natin na talagang ang ganda nung pagkakasulat at pagkakagawa nung chapter na to. So, yun po yung aral natin. At ang tema po ng ating pag-aaral ngayon ay ang Hari ng Kalwalhatian. So, Hari ng Kalwalhatian. Psalms chapter 24. Yun po yung ating pag-aaralan. So, bago po tayo patuloy, tayo po ay manalangin at humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Ama namin, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ay dakila at ikaw, Panginoon, ay laging maasahan. Kaya kami, Panginoon, ay tumatawag sa iyo at humihingi ng karunungan at katalinuhan, Panginoon, upang maunawaan namin ang iyong salita. Kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at patuloy kami sa iyo umaasa. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tangi at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, Hari ng Kalwalhatian. So, bago ang lahat, syempre, kailangan maunawaan din natin kasi ginagamit natin madalas yung word na yan eh, kalwalhatian. So ano ba yung kalwalhatian? So dapat maunawaan natin. Dito, sabi dito, yung kalwalhatian ay patungkol sa Diyos, syempre, patungkol sa Diyos. At ito ay title o inilalagay lamang sa nag-iisang Diyos. So makikita natin yung definition o terminology ng kalwalhatian, pero hindi po natin siya ma-explain ng husto. Okay, so kumbaga meron limitasyon yung vokabularyo lang ng tao para ma-explain kung ano talaga yung kalwalhatian ng Diyos. Pero kung tutusin, yung kaya lang natin sabihin ay hanggang doon lang yung maibibigay natin sa Diyos. So na highest na praise, highest na honor dun sa ano, at highest na glory, yung meaning ng glory yung mismong siya. Pero bago po natin i-define po yun, gusto ko lang pong sabihin na itong chapter na to, yung nabasa po natin ay napakahalaga sa panahon po natin ngayon, dahil dito makikita natin yung attributes ng Lord, pati yung titles ng Lord, title ng God. At in relate sa buhay po natin ngayon, kung minsan nakakalimutan na po natin yung mga bagay na yun. So tayo po ay nabubuhay sa mundo na nakatuon po sa mga bagay na pansamantala. At yung mga tao, nagnanais ang mga tao na mas maging, maging makapangyarihan, magkaroon ng kasikatan, mas maging magkaroon ng kalayaan, mas maging mayaman, magkaroon ng karunungan o kahusayan, at iba pa mga personal na layunin at saka mga interes. Pero nakakaligtaan natin yung mas gusto ipaunawa sa atin ng Diyos, yung karakter ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, yung relationship natin sa Kanya. Yan po yung kumbaga topic natin o kung saan nakasentro yung dahilan natin kung bakit natin inaaral itong chapter na to, yung po yung story na yan. So mas mainam na mas kilalanin natin ang hari ng kalwalhatian sa kanyang mga gawa para sa kanyang mga nilikha. Dito makikita po natin yan. So ano nga po yung kalwalhatian? Sabi po doon, ang kalwalhatian ay ito yung liwanag ng kanyang kagandahan, sabi. So alam po natin, yung Diyos ay, kumbaga, hindi siya beautiful sa mata lang, pero maganda sa kanyang karakter, maganda sa kanyang mga plans,
maganda sa lahat ng bagay, hindi natin siya makitaan ng kapangitan. Yan, so yun daw po yun. Sabi doon, yun yung bigat ng kanyang kahalagahan. Kung mahalaga ang Diyos, gano'n kaya siya kabigat? Diba, naisip natin, yun yung ibig sabihin daw ng glory. Tapos, ang sabi pa, yun yung lalim ng kanyang kabutihang loob. Tapos, yun yung katotohanan ng kanyang presensya. Gano'ng katotoo yung kanyang presensya? O, parang sinasabi natin, kung siya ay merong kaluwalhatian, siya ay totoong-totoo. Ayan. So, sabi diyan, pinakamataas na kalikasan, ito yung pinakamataas na nature ng Diyos. Perpektong kabanalan, karangalan, at kadakilaan. Yan po yung ibig sabihin ng kaluwalhatian ng Diyos. At higit sa lahat, ito pong kaluwalhatian ng Diyos ay pag binasa natin sa Bible, yun po yung reflection ni Jesus. Yung, kaya nandito po o nakilala natin si Jesus dahil dun sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun yung nakikita natin na kaluwalhatian ng Diyos. So yung sinabi ng mga karakter ng Biblia, siguro po kayo po ay nakakita na ng bagay o tao na maganda. Yung sobrang parang inspired kayo at parang pag nung nakita niyo o na-experience niyo isang bagay na 'yon, hindi niyo makalimutan at masyadong lumalabas yung inyong emosyon at interest dahil nakita niyo yung sobrang kagandahan ng isang bagay na 'yon o isang tao na 'yon. Maaring isang tao, halimbawa sa asawa po na ninyo, 'di ba? Makikita niyo na nung nililigawan niyo pa lang siya, 'di ba? Parang nakita niyo kung gaano siya kaganda, 'di ba? Parang wala nang mas gaganda pa sa kanya. So sa iba naman, yung ibang mga pumupunta sa ibang lugar, 'di ba? Halimbawa pumupunta sa bundok o kaya pumupunta sa beach, 'di ba? Halimbawa sa Boracay o sa Palawan, saan ba maganda, sa Coron, halimbawa ganyan. Pag nakita natin yung horizon tapos nandoon yung sunset, makita natin napakaganda, 'di ba? Yung iba naman namumundok. Makikita niya yung lawak, yung dami ng mga puno. Makikita niya, sobrang ganda. O kaya naman sa pagkain, di ba? Minsan, pumunta ka ng restaurant, mag-order ka. Tapos, pagtingin mo, parang sobrang ganda ng pagkain. Kaya picture, di ba? Madalas ginagawa natin yan. At parang 5 oras yata hinihanda yung prepare yung pagkain na yon. Parang ayaw mo nang kainin sa sobrang ganda. So, yung kaluwalhatian po ng Diyos ay parang katulad nun. Pero, ano po lang nun, kudlit lang nun, kumbaga maliit na parte lang nung beauty na na-appreciate natin. Pero kung mas maunawaan po natin yung kaluwalhatian na totoo ng Diyos, mas mauubusan tayo, kaya sinasabi ko, mauubusan tayo ng salita, na magagandang salita para idikit natin sa kanyang pangalan o sa kanya. So sabi po dun sa may first and second verse natin, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito sapagkat tinatag niya sa ibabaw ng mga dagat at itinatayo sa ibabaw ng mga baha. Katulad nung message natin about sa Psalms 23, 'di ba? The Lord is our shepherd. 'Di ba? Sinabi ko nga po sa inyo si David kasi ay nasa Arab region eh. Kumbaga, yung mga Israelites eh, hindi naman sila actually nakakaalam nung mga bagay patungkol sa sa malaking parte ng tubig, yun na tinatawag natin na dagat. Kumbaga, alien sila doon sa mga bagay patungkol sa karagatan. Hindi sila masyadong experience doon dahil nga nabubuhay sila sa lugar kung saan mainit, madisyerto. So, hindi nila alam. Pero pag tinignan natin dito sa verse na to, makita natin sa inspiration ng Diyos at sa kanyang karunungan na isulat niya na yung Panginoon, ito yung Panginoon na naggumawa ng langit at ng lupa, ng buong lahat ng nabubuhay. At sabi niya dito sa may verse 2, itinatag niya sa ibabaw ng mga dagat at itinayo sa ibabaw ng mga baha. So makikita po natin dito na doon pa lang sa may first verse ay kumikilos na ang Panginoon, lalo na doon sa gustong sabihin ni David. So ano bang pinupunto ni David dito? Pinupunto po dito ni David ay doon sa introduction ng chapter ay makilala natin kung sino itong Panginoon, okay? At sino itong Diyos. At maalala natin at unawain natin na yung Diyos na yon ay yung Diyos na manlilikha. Kaya po ang Diyos ang ating manlilikha. Yung Diyos po, yung gumawa sa atin, nagbigay na ating buhay. Nagkaloob ng katawan natin at nagbigay din sa atin ng lakas. Diba, siya din yung nagpe-preserve at siya, pagkalipas na ating buhay, siya din yung kukuha na ating buhay.
At lahat ng bagay na nabubuhay sa mundo at labas sa mundo, di ba? Yung sanlibutan kasi hindi lang siya world eh. Doon lang nakasentro yung lahat ng creation, pero lahat ng ginawa ng Diyos ay siya yung lumikha. Di ba, makikita natin yan sa Genesis chapter 1 tsaka sa chapter 2, yung order ng creation. Di ba, tao, hayop, lugar, nakikita natin liwanag, tubig, langit, lupa, yung buwan, araw, bituin. Lahat ng bagay na yun ay nilikha ng Diyos. So parang gusto niya sabihin, yung Diyos na sinasamba namin o sinasamba natin ay ito yung Diyos na manlilikha. Okay? So mahalaga po ito dahil sa panahon natin ngayon, napakadaming katuruan na hindi yung kinikilala ng Diyos ay hindi na siya yung creator. Malaking kasinungalingan po ito. Ito isa po itong false belief at itinuturo ng mga false religion. Kaya dapat iingatan din po natin ito. Kung iniisip natin na parang napaka-basic lang naman ito at napaka-obvious dahil kilala natin yung Diyos, dadating po yung panahon na pati yung mga ginawa o nilikha ng Diyos ay makakalimutan ng tao. At sa panahon natin ngayon, madami ng ganyan. Madami na kasing mga bagong pilosopiya, bagong katuruan. Kahit yung ibang mga churches nagtuturo na yung Genesis hindi totoo. Hindi yung Diyos, hindi yung tao, hindi nanggaling sa Diyos. So dito makikita natin yung kay David na nagbibigay siya kaagad na itong Diyos na to yung may authority sa lahat ng bagay o sa lahat ng nilikha. Okay? So yung impluwensya upang tayo ay mapalayo sa katotohanan tungkol sa manlilikha. Yan po yung mga false religion. Dapat po ay mag-ingat po tayo dyan. At mahalaga po yan dahil tayo ay inaasahan ng Diyos na magkaroon ng solid na pananampalataya sa Kanya. At yung mga false religion, ito yung mga nagiging problema o balakid doon sa ating relationship sa Diyos. So kaya ang ating Panginoon, ang ating Diyos ay ang ating manlilikha. Pero di ba naisip din natin ano, di ba sa Bible sinabi din si Satan yung Diyos ng sanlibutan, di ba? Makikita natin yan sa 2 Corinthians chapter 4. Yan sabi kasi doon, 2 Corinthians chapter 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ayun po eh. Kaya po yung ibang tao, karamihan ng tao sa ngayon, nagkakaroon na po ng mga hindi nananampalataya sa Diyos o hindi naniniwala mismo sa Diyos dahil po dun sa ibang mga katuruan. Ngayon, isa po yun sa mga katuruan ni Satan eh. Dahil binubulag niya itong mga tao o yung mga hindi mananampalataya na hindi maniwala na yung Diyos yung gumawa doon sa creation, sa lahat ng mga naganap o sa mga nilikha. Yung Diyos po ang author ng lahat ng bagay. So si Satan po, hindi po siya Diyos ng sanlibutan in a sense na siya yung may-ari dahil sinabi na doon sa may first verse, di ba? Ang ibig sabihin lang po noon, siya po yung Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin, meron siya authority na mag-tempt, na magkaroon yung mga tao na maling belief sa Diyos. Okay po, naunawaan natin. So, sinasabi doon na binulag niya yung mga tao para hindi makita yung ebanghelyo, hindi makita yung katotohanan ng ginawa ni Kristo, yung kaluwalhatian ni Kristo. Yan, kapangyarihan niya ay kapangyarihan para matukso ang mga tao, yung manloko, magsinungaling, pumatay, at higit sa lahat yung itago yung katotohanan. Yan yung God of this world. Pero hindi siya yung nagmamayari sa bundok, hindi siya nagmamayari sa buwan, hindi siya nagmamayari sa buhay natin. Ang kapangyarihan niya lang, kaya siya tinawag na God of this world, ay kapangyarihan niya para mag-tempt at para mag-ipalayo tayo sa Diyos. Yan po yun. So Satan position is limited, is very limited, and is on the bottom. Laging nasa hulihan lang po siya, nasa ibabaw lang po siya. So sa authority ng Lord, hindi po siya pwedeng tumaas at hindi din siya pwedeng pumantay. Di ba? Maraming tao nag-iisip kasi si Satan ay kalaban daw ng Diyos. Hindi po siya kalaban ng Diyos. Ang Diyos, wala pong makakatalo sa Diyos. So paano siya maging kalaban ng Diyos? So kinakalaban niya ang Diyos pero hindi siya kalaban ng Diyos dahil yung Diyos ay mataas higit sa lahat ng kanyang nilikha, at si Satan at lahat ng mga yung mga angels ay nilikha lang din ng Diyos. So hindi po sila on par o hindi sila magkatapat. So kumbaga isa siya sa mga
sabihin natin kinakasangkapan ng Panginoon para maipakita yung kadakilaan niya at mag-glorify siya ng lahat ng nilikha. So yan lang po yung position lang po niya ni Satan. So tandaan po natin yung mabuti, no? Kaya huwag po tayong matatakot kay Satan. Kung tayo ay believer, nandun yung Panginoon lagi sa atin. Yan. Sa ito naman po yung account ng Biblia patungkol doon sa kay Jesus pagpatungkol sa creation. So sa John 1:3 makikita natin din yan, 'di ba? Naisip natin si Satan about sa creation. Paano naman si Jesus? Sa John 1:3, ito po yung tinuturo. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So, yung ibig sabihin po, hindi po tayo mag-exist kung wala si Jesus. So, kaya po siya yung sinasabi na nag-create ng lahat ng creation. So, kaya kung meron tayong pagkakautang, wala tayong utang kay Satan o sa devil, kundi ang pagkakautang natin ay doon sa ating manlilika. Doon po tayo kay Jesus kasi siya yung dahilan kung bakit tayo nabuhay o nag-exist. Dahil kung wala si Jesus, wala tayong magiging buhay, wala tayong mapag-usapan, walang kahit na anong magiging ikaw o ako o sila. So lahat ng bagay ay, kaya deserving si Jesus dahil lahat ng bagay ay sa Kanya nagmula. So sa Colossians 1:16, makita din natin yan, di ba? Isa to sa mga tema ng EGR natin, ng mga past natin na EGR. Sabi doon, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan ng mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. So lahat po ng bagay, isipin niyo, no, nilikha po para lang sa Kanya at sa pamamagitan niya. Naisip po natin, so tayo po kasi nabubuhay sa mundo na nilikha ng Diyos, pero nandun yung God ng sanlibutan, yung maliit na G, yun si Satan, na magkasama . Kumbaga, tayo ay nabubuhay sa mundo na maganda, nilikha ng Diyos, pero nabubuhay din tayo sa mundo na puno-puno ng kasalanan. So kailangan maunawaan po natin na si Jesus, ang ating Panginoon, ay ang dahilan kung bakit nag-exist ang lahat ng bagay. At dapat maintindihan po natin na itong mga creation ay nilikha para mag-glorify yung ating Panginoon. Right? So yan po yung talagang mismong dahilan bakit tayo nilikha. Yan. At meron din po yan, makikita natin sa may Revelation chapter 4. Pag binasa natin sa verse 11, ang sabi dun, marapat ka o Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. So ang ganda po ng verse na to, no? Sa Revelation po 'yan, ano, mababasa natin. Dito maunawaan natin na lahat ng sansinukob, 'yan ang tawag nila. Ito ay nilikha para magbigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa ating Panginoon. Tayo po ay tinawag ng Diyos sa mundo, pero hindi tayo kasama ng mundo. Okay, tinawag po tayo dito sa mundo, pero hindi po tayo kasama ng mundo. Pag sinabing mundo, yung isang mundo, yung sistema dito sa mundo kung saan madaming mga maling o masasamang bagay na nagaganap dahil doon kay Satan. Pero tinawag tayo sa mundo dahil tayong ilaw. Tayong magre-represent sa Diyos. Diba? Kaya nga tinawag tayong salt and light. So, kailangan tayong kumilos para doon sa ating Panginoon dahil tayo yung nagre-represent sa Kanya. Sa Psalm 96 verse 5, sabi po doon, sapagkat lahat ng mga Diyos sa mga bayan ay mga Diyos-Diyosan, ngunit nilikha ng Panginoon ang langit. So, ang pinagkaiba po ng Diyos-Diyosan at saka ng Diyos, pagdating doon sa pagiging creator ni God, si God mismong nag-create ng lahat ng bagay. Yung mga Diyos-Diyosan, create ng mga bagay na create ng Diyos na mga tao. 'Di ba? Tayo po yung gumawa ng mga gods natin . Ginawa nating Diyos yung mga blessing ng Diyos sa atin. Yun po yung pagkakamali natin. Kaya malaking kasalanan po sa atin na kalimutan itong Diyos ay yung Diyos na manlilikha. Yan po yung malaking kasalanan. Yan po yung mga idols. Ano po ba yung idols pag tinanong? Ang isang idolo o idols ay anumang bagay
na mas mahalaga para sa iyo kaysa sa Diyos. Anumang bagay na pinagtutuunan ng iyong puso at pag-iisip, higit sa Diyos at anumang hinahangad mong mapa sa iyo. Yan po yung idols. Tapos, ang sabi, nasa katotohanan ay ang Diyos lang ang makapagbibigay. Yun po sabi ni Timothy Keller. Sabi ni Timothy Keller sa libro niya sa Counterfeit God. Yung mga idols, yun yung mga Diyos-Diyosan na kumukuha ng attention sa atin. Kumukuha ng isip natin, kumukuha ng puso natin, kumukuha ng lakas natin dahil nagtatrabaho tayo para sa Kanya. So, ito po yung mga Diyos-Diyosan. Kung meron po tayong bagay o tao na kung saan nakatuon, nakapokus yung ating buhay at hindi po yung sa Diyos, yun po ay Diyos-Diyosan. Hindi po yung totoong Diyos, hindi yun yung manlilikha. Okay, tanda po natin, yun yung temporary na bagay na mawawala pagka tayo ay nanangailangan. Sila yung mga hindi kumikilo, sila hindi nakapakinig. Sila yung mga walang kamay para tumulong sa atin. Yung Diyos lang po ang makakagawa nun. Yung creator lang po natin ang makapag-provide ng ating mga pangailangan. Tandaan po natin mabuti yan. Madaming, sa panahon natin ngayon, napakadaming mga idols o mga gods. Isa na po dyan yung identity. Anong ang ibig sabihin ng identity? Ginagawa nating, nagkakaroon tayo ng idolatry doon sa ating pansarili. Sa ating sarili, ginagawa nating gods. Minsan, di ba, sa social media, gusto mo, madami kang friends. Gusto mo, lagi kang may likes. Ilalikes yung mga picture mo o kung ano man. Gusto mo, madami kang following. Di ba, sa pag-aaral, gusto mo, maging matalino ka, maging number one ka, laging ganun. Na-diminish na yung kahalagahan o importance ng Diyos sa buhay mo. At ikaw na yung naging number one. Di ba, gusto mo, lagi ikaw magaling, ikaw matalino, ikaw pogi, ikaw maganda. Gusto mo, lagi ikaw may achievement. Tandaan po natin, isipin po natin mabuti kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin dahil hindi natin pwedeng i-overtake yung nais ng Diyos. Dapat nandun lang tayo sa boundary kung saan ito yung kalooban niya sa atin at ito yung susundin natin sa Kanya. Tandaan po natin yan. Pati pera. Yan, isa sa mga idols. Di ba? Trabaho, trabaho, puro trabaho. Di ba? Puro business. Di ba? Kung hanggat kaya mong kumuha ng pera, makapag-ipon, makapag-impo, dumami na dumami yung pera, hanggang kailan tayo maghahabol sa pera. Kapag yung pera ay naging una na sa ating buhay at wala na yung Diyos, siya na yung nagiging Diyos sa atin. At yung pera, hindi na natin kinokontrol, siya na yung kumokontrol sa buhay ng isang tao. Yun yung isa sa mga idols natin sa panahon natin ngayon. Di ba? Nakikita natin sa TV, nakita natin sa internet, nakita natin paglabas natin. Puro commercials, madami advertisement. Puro pera po yan, tungkol sa pera. Pero tingnan natin sa Biblia, sa Matthew chapter 6, verse 24. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa? O kaya ay magtatapat siya sa isa at tawawalang halaga ang ikalawa? Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Yan po yung gods . Diba? Sa English, sa ibang translation, makita niyo dyan, sabi ay you cannot serve God and mammon. Yung mammon, name po yun ng Diyos-Diyosan . Sa ibang translation, mammon, God of greed, greediness. So, ano pa kailangan natin? Pera o Diyos? Mamimili lang tayo kasi hindi tayo pwedeng gusto ko ng Diyos . Pero gusto ko din pera. Gusto ko din ng pera, pero gusto ko din ng Diyos. Hindi po pwede. Yun po yung masakit na katotohanan. So, bakit naman po yung iba? Mayaman po. Tapos godly. Well, pwede po yun kung yun po yung kalooban ng Diyos sa inyo. Okay? Pero kung hindi po yun yung kalooban ng Diyos, bakit po hahanapin natin na tayo ay maging sobrang yaman o habulin natin yung pera na halos hindi na natin makilala yung Panginoon o yung kalooban niya sa ating buhay? Tanda po natin to. Entertainment. Nalilibang tayo. Di ba? Sa salita pa lang, entertainment. Paglilibang. Mga movie, mga Netflix, cellphone, yan, mga games, o kaya sports, o kaya anumang bagay na hobby o mga habits mo sa buhay na ginugugol mo yung panahon. Pero nakakalimutan mo na yung devotion mo, nakakalimutan mo na yung prayer mo, nakakalimutan mo na yung worship, yung pag-worship mo, yung fellowship, di ba? May mga men's net pa tayo, mayroon tayong mga online fellowship. Nasa nga na? Parang ganun yung tinatanong sa atin . Kung isipin natin mabuti. Ano na ba yung kalagayan ng ating spiritual na buhay sa ngayon, nung simula ng pandemic? Tayo ba ay naghahanap pa sa Diyos at nauhaw pa sa Kanyang salita? O tayo ay lumulutang na lang sa buhay at
hinahanap natin at hinahabol natin lahat ng ating pangailangan sa araw-araw. Nakalimutan natin ng Diyos, di ba? So, tandaan po natin 'yan, ano? Yung we worship the giver, the giver, not the gift. Kasi madaming sa ating nagkakaroon ng blessing o biyaya sa buhay, tapos doon na tayo nakatuon, di ba? Ang pinibigyan natin ng kapurihan, yung sarili natin at yung mga bagay na mayroon tayo, nakakalimutan natin yung mismo nagbibigay ng mga pagpapala na yun. So ano pa, sex is also a form of idols, di ba? Dapat ano yun, gift at saka sacred, pero ginagawa natin idols, di ba? Sa panahon natin ngayon, sa mga kabataan, lalo na, di ba, sa school, o kaya pagdating sa paggamit ng internet, napakadali pong magkaroon ng temptation ng mga tao pagdating sa ano, pagdating sa mga ganyang bagay. So nakalimutan natin, dapat natin itaas yung ano, tayo mga Christian, tayo yung magtataas ng antas ng respeto at pagpapahalaga doon sa mga mabuting kaloob ng Diyos. Mabuting bagay po yan, yung mga binanggit po natin, mabuti kung nasa tama eh. Pero kung yan po ay lumalagpas na doon sa Diyos, sa buhay natin, nakakalimutan po natin. So comfort din, yan, isa sa, ito pinakamasakit na, ano, isa sa mga idols na pinakamasakit yung comfort, dahil yung Diyos, si Jesus po ay nagbibigay ng warning sa kanyang mga disciples. Sila ay mape-persecute, magkakaroon sila ng hardship at difficulty. Pero may mga Christians ngayon, sobrang komportable sa buhay. Walang basa-basa ng Biblia, hindi nagbabagay ng salita ng Diyos, hindi nag-aaral, hindi nakikinig ng kahit na online worship, online service, wala siyang pakialam sa ibang tao. Napakalaking problema po niyan ngayong pagkakataon natin ngayon eh, dahil dun sa pandemic. Pero huwag natin isisi dun sa mga bagay na yun. Kailangan tayo mag-initiate at gumawa ng solusyon. Paano tayo makapag-reach out ulit at paano tayo mas mapapalapit sa Diyos. So tinutulungan naman tayo ng iglesia. Kaya makinig po tayo mabuti. Okay? So when comfort is an idol, we will struggle when God calls us to something difficult. Kapag yun yung problema sa comfort, kapag yung comfortability naging idolo natin at lagi natin hinahanap yung shortcut sa buhay, lagi natin hinahanap na tayo ay magaling, laging komportable sa buhay, mahirapan po tayo mag-cope up pag dumating na yung trial na gustong ibigay sa atin ng Diyos dahil meron siyang itinuturo sa atin. Yun yung problema sa karamihan. Magiging ano tayo, manipis. Magkakaroon tayo ng malaking problema na sa totoo lang ay hindi naman talaga natin dapat problemahin. Okay po? So sa pangalawa, dapat maunawaan din po natin, no, na ang Diyos ang ating tagapamagitan. Sa verse 3 at saka verse 6, mababasa po natin yan. So sa verse 3, sabi doon, ulitin po natin, sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Walang kayang tumayo sa harapan ng Diyos. Yan po yung parang gustong banggitin, di ba? So may verse 3, sinong aahon sa bundok ng Panginoon? Kung yung Diyos yung makapangyarihan at yung Diyos yung may authority na lahat ng bagay at lahat ng bagay ay nilikha dahil sa Kanya, sinong tatayo sa Kanya? Sinong harap sa Kanya? Sabi dun sa may verse 3. Kaya sabi dun, at sinong tatayo sa Kanyang dakong banal? So ang ibig sabihin lang po, parang pinaprovoke yung tao, pero at the same time sinasabi na hindi mo yan kaya. So sabi, walang kayang tumayo sa harapan ng Diyos. Dahil siya nga yung Diyos ay banal. Tayo ay makasalanan at tayo ay mga creation niya lamang. So may verse 4 yan sabi, siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso na hindi nagmataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabulaanan. So parang tunog si Jesus po yan, ano? Hindi po tayo kasama dyan eh, di ba? Pag tinignan natin, malinis ang kamay, tapos dalisay ang puso, hindi nagmataas sa kanyang ano, kaluluwa, sa walang kabuluhan, hindi sumumpa ng may kabulaanan. So pag sinabi malinis ang kamay, hindi po ibig sabihin yung ginagawa natin ngayon, nag-alcohol, disinfectant. Ang ibig sabihin po yan, yung good works, yung ginawa ng kanyang kamay, yung kanyang ministry, yung kanyang pag-work, yung service niya sa Diyos. At saka yung pure heart, ibig sabihin, yung meron siyang maganda o mabuting intention. Lahat ba tayo may mabuting intention? Lahat ba tayo may
may good works na ipinagkakaloob sa Diyos. Di ba lahat po tayo hindi umabot sa Diyos eh. Lahat tayo nagkasala. Kaya parang, kumbaga pag-isipin natin, ang layo natin dito. Parang sinasabi sa atin, hindi ka pwedeng tumayo sa harapan ng Diyos. Tama po. So dapat merong humility, tapos yung humbleness at saka honesty. Hindi po tayo yan, di ba? So sino ay sinasabi dito? Ito po yung sinasabi ko kanina na prophetic. Dahil binabanggit dito, yung Diyos bilang tagapamagitan. O yung ating Panginoon bilang tagapamagitan sa Diyos. Dahil kailangan nating humarap sa Diyos. So sino po yun? Yun nga po si Jesus, eh, makikita natin. Pero bago yun, dapat unawain natin yung ating kasalanan. Sa Romans chapter 3 verse 10, di ba sabi, gaya na nga susulat, walang matuwid, wala kahit isa. So lahat tayo nakasala. Hindi tayo pwedeng humarap sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo dapat magnais na lumapit sa Panginoon. At wala din naman tayo kakayanan kung sakali. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, ganito po ang sabi. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesucristo. Ito yung good news. Ito yung isa sa pinakamagandang verse na pwede natin unawain kung alam natin na hindi tayo pwedeng humarap sa Diyos. Tama po? So tayo ay mayroong tagapamagitan, mayroong kang backer eh, mayroong kang ano eh, mayroong kang support kumbaga. At meron kang sure na help sa iyo. So yun po yun si Jesus eh, di ba? Siya po yung kanina eh, pag binasa natin. Kailangan natin makilala yung ating mediator. Kailangan natin makilala si Jesus. So siya po yung sinasabi dito para makaharap tayo sa ating Panginoon. So sabi, si Jesus yung ating greatest backer. Pero hindi siya yung backer na nakikita natin o nadidinig natin sa ibang tao. Siya yung legal na backer eh, di ba? Kaya tayo nagpe-pray o kaya tayo ay tumatawag kay Jesus dahil siya yung backer natin eh. Siya yung tagapamagitan. Yung prayer, sabi, yung prayer makapasok, halimbawa, yung mga prayer natin makapasok tayo sa pag-aaral, di ba? Halimbawa, mag-enroll ka, hindi ka pinapasok. Kailangan mo ng backer para makapasok ka. O kaya, empleyado ka, gusto magtrabaho sa kumpanya. May hiring sila, tapos nag-apply ka. Tapos, hindi ka din natanggap. Pero meron kang kilala dun sa loob. Meron kang parang, kumbaga, backer, natutulong sa'yo. Dahil sobrang hirap pumasok. Yung trabaho ng Diyos eh. Pero syempre, sabi ko nga, hindi dun sa masamang paraan. Ano? Pero parang gusto ko lang sabihin na yung Diyos yung namamagitan sa atin. Si Jesus, yung namamagitan sa atin. Patungo sa Diyos. Kaya kaya natin humarap sa Panginoon. Kaya kaya natin manalangin, kaya kaya natin humiling sa Diyos. Kaya kaya natin magpuri sa ating Diyos na lumikha sa atin dahil meron tayong tagapamagitan. So, sabi nga po eh, kahit na maliit na bagay na tayo ay may pangailangan, ilapit natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, sabi, if it matters to you, it matters to God, di ba? Lagi natin tatandaan po yun na yung si Jesus po, ay handa lagi tumulong sa atin. Kahit maliit, kahit malaking bagay, ilapit po natin sa ating Panginoon. If it matters to you, it matters to God. Ako nga po, meron, tagyawat ba? Sabi ko, nagpe-pray ako sa Lord eh. Sabi ko, gusto kong medyo maliwalas naman yung mukha ko kapag nag-record. Kaya pinagpe-pray ko mawala yung tagyawat ko. Pero maliit na bagay lang yan. Pero gusto ko talagang gusto kong iasa sa Diyos kahit na maliit na bagay. Kaya, yun po yun. Meron po tayong tagapamagitan. Ano mang dalangin natin o panalangin natin, tandaan po natin yan. Wala po imposible sa Panginoon. So sa yung tagapamagitan po, makikita po natin yan sa Old Testament at sa New Testament. Sa Old Testament, yung pagkakaiba niya doon sa sinasabi sa New Testament. Sa Old Testament po kasi, meron din tagapamagitan. Yung tinatawag dyan, dalawa yan eh. Yung tinatawag natin na prophet at saka priest. Okay po. So, yung prophet, ang nirepresent po niyan ay yung Diyos para sa mga tao. Okay? At yung priest, yung pare, na mga Levites, yung mga Levites sa Hudyo, ang nirepresent naman nila ay mga tao sa Diyos. O, ulitin ko po, yung prophet, nirepresent niya yung Diyos. Siya yung mensahero ng Diyos. Yung Levites o yung mga priest, sila yung nagrepresent sa tao pa punta sa Diyos. Kaya po nag-meet po yan eh. Kaya po dalawa pong kumbaga parang institution na nagtatrabaho para sa
pangkalahatan. Okay? So, makita po natin na si Jesus din po yung ano, prophet. Si Jesus kasi tinatawag na prophet, priest, and king. Tinatawag siya. Sa John chapter 6, makita po natin yan. Yung nag-pray siya, tapos nag-multiply yung, ano, yung bread at saka fish. So, sabi ng mga tao sa kanya, siya yung propeta. Diba? Tapos sa Hebrews chapter 4, verse 14, si tinatawag din doon na si Jesus yung ano, yung priest, siya yung high priest. Sa may verse 5, makababasa po natin doon sa may ating text. Balik po tayo. Ang sabi doon, siya'y tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ng katuwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. At dito na po papasok tayo ng mga Christians. Dito na po tayo magiging isa doon sa ating mediator. Yung nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Kaya po nagliligtas po si Jesus. Yan po yung makita natin sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Siya po yung ating naging tagapamagitan. Kaya tayo ay naligtas at kaya natin humarap sa ating Panginoon. Sa may verse 6 naman, sabi doon, ito ang lahi ng mga nagsisihanap sa kanya, na nagsisihanap ng iyong muka sa mga tuwid bagay na Jacob o Jacob. So, ang tinuturo lang po doon, sila, yung lahi nila Jacob, na sa panahon po natin ay tayo, extension po tayo ng kaharian ng Diyos o yung mga tao na kanyang hinirang. Extension tayo ng God's family. So, tayo po ay adopted. Kaya tayo din po yung tinatawag na yon na humaharap sa ating Panginoon. Kung imagine po natin mabuti, no? Maganda po ito. Tapi, binanggit din po yan ni Paul sa mga naunang Christians sa Ephesus. Basahin po natin sa Ephesians chapter 1, verse 5, ang sabi doon, tayo'y itinalaga sa pagkukupkup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Ayun po yun. Tayo po yun, dahil po kay Jesus, tayo po ay naging adopted sons and daughter ng Diyos. So, binigyan po tayo ng, pinagkalooban po tayo ng titulo na maging anak ng Diyos dahil po kay Kristo. Kaya kaya natin lumapit at humingi o magsumamo, manalangin, magpuri, magpasalamat at magbigay ng kaloob sa Diyos dahil kay Kristo. Siya po yung nag-iisang mediator natin. So sa panghuli, dito sa ating text, ang pag-usapan po natin ay yung ang ating hari. Kanina, yung manlilikha. Ang ating manlilikha ang tagapamagitan at ang ating hari, ang Diyos ang ating hari. Sa may 7, 8, 9, and 10. Yung 7, 8, isang text siya. Tapos 9, 10, isang text siya. Nakamukha ng 7 tsaka 8. Yun po yun eh. So, ang pinapatungkol po dito, yung sa worship. Speaking about worship, ito ay call of worship sa atin. Diba? Nais ng verse na yon na magbigay tayo ng paggalang, reverence natin sa Diyos. Mataas na pagkatakot sa Diyos. Yung mag-alay tayo sa Diyos. Dakilain at bigyan natin siya ng papuri, pasalamatan, itaas ang kanyang pangalan at magkaloob. Yan, magbigay ng ating mga offering. Basahin po natin ulit para makita natin. So may verse 7, itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga pintuang bayan at kayong mga taas, kayong mga walang hanggang pintuan at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok. Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ito po yung question. Ang Panginoon. Panginoong malakas at makapangyarihan. Ang Panginoong makapangyarihan sa pagbabaka. At inulit po yan sa 9 at saka 10. Sabi po, itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga pintuang bayan. Oo, magsitaas kayo. Kayong mga walang hanggang pintuan at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok. Sino itong hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang hari ng kaluwalhatian. Sela. So, ang Panginoon po yun eh. Si Jesus din po yun eh. Pag tinignan natin eh. No? So, ano bang ibig sabihin? No? Ano nung king? Nung pagiging king or yung royalty, ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin ay siya ang namumuno, siya ang may otoridad. Siya ay respetado nung kanyang pinamumunuan. Siya ay soberano, siya ay mayaman, siya ay makapangyarihan, siya ay mananagumpay, siya ay dakila. At ilan sa kanyang mga trabaho ay siya din yung humahatol. Siya yung nagsasabi kung kailan magkakaroon ng labanan, yung gera, o kaya siya nagde-declare ng kapayapaan.
siya ang nag-aayos ng mga batas o mga kautosan. Yan po yung ano eh. Yan yung ibig sabihin ng pagiging hari. Lahat ng bagay na yan, makikita natin kay Jesus. Diba? Tapat at mapagkakatiwalaan, mahusay na leader, maaasahan sa oras ng inyong pangangailangan. Parang ano yun ah, parang sa politics, di ba? Pero si Jesus po yun, lahat ng perpektong pwede natin isipin pagdating sa paghahari, siya po yun. Kaya inaanyayahan tayo, anong bubuksan natin? Buksan natin yung gate eh, di ba? Buksan natin ang ating puso para dun sa hari na makadaan, na makapasok. So sabi, po dun sa may ano, sa verse 7 tsaka verse 8. tingnan po ulit natin sa may verse 9 tsaka sa may verse 7, halos magkamukha po yun eh. Sa may verse 9, ganito po ang sabi. Oo, magsitaas kayong mga walang hanggang pintuan at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok. Yung walang hanggang pintuan, mga gates po yun eh, di ba? Pag sinabi pintuan. Dati po kasi, yung mga hari, ganun eh. Na yung mga kingdom, meron pong ano yan eh, wall. Tapos meron isang gate na pasukan, doon po pumapasok lang yung hari. Yung wall, defense po yan para hindi ka masakop din ng ibang mga kingdom. At merong sumisigaw, yung herald, sinasabi niya, oh, papasok na yung hari. Tapos tatanungin, sino yung papasok? Papasok. Pag sinabi yung papasok na yung hari, ito yung hari, bubuksan nila yung gate at papasok na yung hari. So, siya yung nagahari doon sa loob. So, ganun din yung ano sa atin eh. Ganun din yung kumbaga buhay natin sa ngayon. At mararelate din natin yan sa ngayon, di ba? Ngayon na meron tayong dapat i-look na hari o kumbaga sa panahon nila hari. Pero ngayon, yung kumbaga leader yan eh. Na leaders, di ba? Sa atin, sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na presidente. Diba? O nga po pala, no? Bilang Kristiyano, sasabihin ko lang po ito na isang beses, siguro, hindi po, sa tingin ko, hindi matalino na sabihin mo sa tao o ipagkalat mo sa tao na kung sino ang iboboto mo. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat meron kang discernment sa mga bagay-bagay. At kung ikaw ay Kristiyano, dapat hindi mo pinagkakalat o sinasabi kung sino yung iboboto mo dahil iyan ay privado at personal na desisyon. Sa tingin ko, hindi matalino na ipagkalat yung mga iboboto mo. Pero anyway, ito po ay patungkol sa Diyos, pero patungkol din sa mga tao, patungkol din sa atin, lalo na sa mga Kristiyano. So, dapat po natin maunawaan na tayo ay Kristiyano, una, dahil hindi tayo taga dito sa mundo, tayo ay stranger, sabi ng Biblia, tayo ay merong langit na bayan, hindi tayo dito, totoong bayan yung, hindi natin totoong bayan yung Pilipinas, although totoong bayan natin yung Pilipinas. Pero tayo ay una, Kristiyano, pangalawa, tayo ay mga Pilipino. Tandaan po natin, hindi po yan nauuna. Tayo po ay una Kristiyano. So, alamin natin kung sino yung may higit na otoridad sa lahat ng bagay, kaya maging matalino po tayo. So, alam natin kung sino ang totoong hari. Di ba, tandaan natin yung idols kanina na na-discuss natin. Pagka lumagpas na yung trust mo doon sa isang tao at yung attention mo at yung isip mo nakatuon na sa kanya, pati yung tawag dito, ano pong tawag doon, yung mga future na mangyayari sa yung hope mo, yung peace na hinahanap mo, yung kapayapaan na ninanais mo, nakikita mo na sa isang tao, nagkakamali ka po, yun nagiging idols na siya sa'yo. So kapag umasa ka na sa kakayanan ng isang tao, higit sa kakayanan ng Diyos, idolatry na po yan. So lahat ng tao ay nabibigo at nagkakamali pag siya ay umaasa sa tao, lalo na ngayon sa mga tao na pwedeng ihalal natin pagdating ng panahon na magkakaroon tayo ng panibagong mga leaders. So balik po tayo, di ba, sa sentro ng Biblia, sa mayon. Psalms 118:8 ba yun? Kung tayo nagkakamali, di ba? Sabi, it's better to trust in the Lord than to trust in, than to put confidence in man. It's better to trust in the Lord than to take refuge in princes, sabi. So, ibig sabihin, mas mainam o mas mabuti na ikaw ay magtiwala sa Diyos kaysa sa tao. Mas mainam na magtiwala sa Diyos kaysa magtiwala doon sa mga leaders. Yung mga princes, ang sabi, princes. So, sa authority po, tandaan natin, ang Diyos ang higit na may mas authority sa lahat ng bagay. Huwag natin kakalimutan yan. Kaya meron akong, na-inspired ako kay Pastor Oji doon sa Footprint in the Sand last week.
Meron kaming ganun dati na ano eh, na poetry po yun eh. Meron kaming ganun dati na naka-frame, nakalagay footprint, pero hindi ko maalala mabuti, hindi ko matandaan. Nakikita ko lang nakalagay sa pinto o sa wall. Hindi ko naunawaan yun nung bata ako. Pero nung tumanda na, naunawaan ko. So, napakaganda nung poetry na yun. Pero meron din po ang poetry sa inyo tungkol dito sa pagiging hari o dun sa pangatlong punto natin na ang Diyos ang ating hari. Dahil tayo ay umaasa sa hari na hindi totoong hari, na dapat hindi siya yung maghari sa buhay natin. Dapat close gate tayo sa kanya. Dapat makita natin na ang Diyos ay totoong hari. So gumawa po ako ng short na poetry. Tingnan po natin, pakinggan po natin ito. Ang sabi dito, mga Kristiyano, nawa inyong pakinggan, manatiling matalino sa pagpili sa halalan. Huwag kung kani-kanino tayo maglaan ng mga bagay na ating paniniwalaan. Lagi tandaan, salita ng Diyos ang ating salaan upang ang buhay na payapa ay ating maranasan. Huwag po tayong asa sa tao kasi nakakahiya kapag nag-fail pa yung tao na gusto mong asahan, pati ikaw kasama dun sa kanyang pagbagsak. At nakakahiya po bilang Kristiyano na tayo ay umasa sa kapwa natin kaysa umasa tayo sa Diyos na makapangyarihan. Tandaan po natin mabuti na tayo ay nabubuhay sa mundo temporarily. Huwag po tayong tumingin doon sa kapwa natin. Umasa po tayo sa ating Panginoon. 1 Timothy chapter 6 verse 14 and 15 sabi doon, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo, na sa kanyang kapanahonan ay pihahayag siya ng mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ito ang hari ng kaluwalhatian. Yun yung hari na pinakamakapangyarihan at mananagumpay. At ito lang po yung hari na deserving pagbuksan ng ating gate. So, tandaan po natin yun. Si Jesus po yun, sabi, no? Kung titignan natin sa 1 Timothy chapter 6, verse 14 at 15. Isa lang po talaga ang hari. Si Jesus lang po yun. So, question. Pagbubuksan mo ba ng gate? O pagbubuksan mo ba ng defenses mo si Jesus sa buhay mo? O umaasa ka pa din sa ibang tao, sa sarili mo? Yan po yung ano eh, yan po yung tinatawag sa atin bilang Kristiyano. At kung ikaw naman ay hindi Kristiyano, na kanino ang buhay mo at sino ang naghahari sa iyo? Bilang pagtatapos ko, ano? Tandaan po natin to. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay nalikha. Siya din na nag-iisang tagapamagitan. At higit sa lahat, siya ang hari ng kaluwalhatian. Wala pong kahit na ano na merit, walang kahit na anong papuri, walang kahit na anong pasasalamat na higit na pwede natin ibigay sa kapwa natin o sa ibang bagay na pwede natin equivalent o equal doon sa deserving na Diyos natin na naging manlilikha natin, naging tagapamagitan at naging nag-iisang hari sa ating buhay. So gaano natin nakikita ang kaluwalhatian ni Jesus sa buhay natin? At sa katotohanan, siya ba ang hari ng ating buhay o meron ibang tao na naghahari sa ating buhay o sa ating puso? Kailan tayo magbubukas ng gate? Kailan tayo sisigaw na si Kristo yung ating hari? Pag-isipan po natin mabuti yan. At nawa sa ating buhay, masumpungan natin si Kristo na naghahari sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po aming Ama o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo Panginoon ang Diyos na aming taga-pamagitan. Ikaw ang lumikha sa amin. Ikaw ang naghahari sa aming buhay. Panginoon, kayo po ang merong authority sa lahat ng bagay. Bigyan niyo po kami ng karunungan o Diyos. At enough faith, Panginoon, na sa iyo lamang tumingin, sa iyo magbigay ng attention, at sa iyo lamang, Panginoon, magkaloob ng lahat ng papuri at pasasalamat. Tandaan namin sa aming sarili na wala kaming magagawa, O Diyos, kung kami po ay hiwalay sa iyo at kami ay nagkakaroon ng pansarili naming interest sa aming personal na buhay, O Diyos. Kaya po, Panginoon, kami ay nagbubukas ng puso sa iyo. Hinahayaan namin, O Diyos, na kayo ay pumasok. Gamitin mo kami, Panginoon, sa iyong kapurihan at nawa, ikaw ay mabigyan namin ng pinakamataas na kaluwalhatian. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tangi
at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. God bless po.